Iiyak ang ngiting mukha ni Stanley ang nasa harapan ngayon ni Hillary habang sinasayaw siya ng nobyo. It was her 18th birthday at ang nobyo lamang ang pinaka-special niyang bisita sa araw na yon. Para siyang nasa alapaap sa sobrang saya. Kaya naman, maliban sa pamilya, ay si Stanley ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Wala nang iba. I love you, Hillary. Bulong ni Stanley. Puno ng sinseridad ang boses nito. I love you too, Stanley. Nakangiti rin niyang tugon. Sobrang saya niya. Walang mapagsidla ng saya. Unti-unting lumapat ang labi nito sa kanya habang siya naman ay nakatitig lang sa mga mata ng lalaki. Pero bago pa man lumapat ang labi ng nobyo, ay binulabog na siya ng malakas na alarm. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Shit, panaginip lang pala. Malungkot niyang bulong matapos mapabangon mula sa higaan dahil sa alarm clock na yon. Alas 7 na ng umaga at oras na ng trabaho. She was dreaming consecutive night, the same scene with her ex-boyfriend na nagpapabigat ng kanyang dibdib. Dahil ang tagpong yon ay ang huling pagkikita at pagsasama nila ni Stanley. Huling alaala na gumugulo sa pagtulog niya. Kinabukasan kasi after ng debut niya, ay umalis ito patungong London na walang paalaman lang sa kanya. Niwala siyang matanda ang pinag-awayan nila para iwanan siya ng kanyang nobyo. Sobrang nasaktan siya sa mga nangyari, kaya pinilit niyang kalimutan ng lalaki at magpatuloy sa kanyang buhay na wala ito. Actually, 6 na taon ang nakalilipas simula nang umalis ito. Pero parang kahapon lamang nangyari dahil naroon pa rin ang sakit sa kanyang puso. Di pa siya nakaka-move on masyado. Di pa niya ito makalimutan at naroon pa rin ang sakit nang iniwan itong sugat sa puso niya. Pareho silang nagmula sa hirap ng lalaki, kaya naman, kapo sila nangarap ng magandang buhay. Noon, sinasabi niyang kaya nilang lagpasan pareho ang lahat ng pagsubok sa kanilang relasyon, basta magkasama lamang sila. Masaya naman sila ni Stanley, pero iniwan siya nito ng walang rason. Siguro nga, mayaman na ang lalaki ngayon katulad ng pangarap nila. At siguro, kaya umalis si Stanley dahil sagabal siya sa mga pangarap nito. Baka iniisip ng lalaki na hindi na tumatutupad ang mga bagay na gustong marating nito kung nandyan siya. Baka nga ay ganon. Pwede namang hindi na siya nito mahal. Napaiktad siya nang tumunog ang cellphone. Nag-text ang Ate Eloisa niya. Ate Eloisa niya tawagin ang kanyang boss sa pinapasukang hotel bilang receptionist dahil sa sobra nilang close. Pagka-graduate niya noon ng 2 years vocational course, ay nagpa siya na siyang magtrabaho. Nakilala niya si Eloisa sa dati niyang pinapasukang mall bilang sales lady. Tinulungan niya kasi ito noon sa lalaki ng bastos dito. Pauwi na siya galing sa trabaho nang madaanan niya sa parking lot na kinakaladkad ito ng isang bastos na lalaking lasing at pilit ipinapasok sa kotse at balak pagsamantalahan. Mabilis siyang pumulot ng isang hollow blocks na nakasalansan sa gilid at walang pagdadalawang isip na inuntog yon sa lalaki. Nawala ng malay ang lasing na lalaki kaya nakalayo sila doon ni Eloisa. Sa pag-aalala nito sa kanya na balikan ng lalaki, ay nag-offer ito ng trabaho sa kanya bilang pagtanaw na rin sa kanya ng utang na loob. Katunayan, libre na ang apartment na tinitirhan niya, pagmamay-ari yun ni Eloisa. Super bait talaga ng kanyang boss. 2 years na siyang nagtatrabaho dito at natutustusan niya ang mga maintenance na gamot ng kanyang ama dahil sa maliban sa high blood ito, ay may diabetes din. Kailangan niyang magpadala buwan-buwan ng malaking halaga kaya nga kinalimutan na niyang sarili at inuna ang kanyang pamilya. May 2 siyang kapatid na nagtatrabaho din sa Maynila pero hindi naman nakapagpapadala sa kanyang ama kaya kung todo kayod siya ngayon. Wala na ang kanyang ina kaya naman mga pamangkin ng ama na lang ang nag-aalaga rito sa probinsya. Di naman niya kayang kumuha ng katulong na mag-aasikaso rito dahil minsan kapos pa ang sweldo niya. Nahihiya naman siyang lumapit kay Eloisa. I have a meeting today, Hillary. Parating kasi ang boyfriend ko from London. On the way na siya patungong restaurant na madalas nating puntahan para sabay sana kami mag-breakfast. Ang kaso, hindi ako makakarating. Pwede bang ikaw na munang magpunta? Text ni Eloisa sa kanya. Napamulagat siya dahil hindi pa siya nakakaligo sa mga oras na yon. Kaya nagmamadali siyang nag-reply ng
Okay. At pumasok na siya ng banyo. Di nga niya alam kung nakaligo ba siya ng maayos dahil wisik-wisik lang ang kanyang ginawa. Di na rin niya alam kung anong damit ang naisuot niya basta nagmamadali siyang tinungang sasakyan na ipinapagamit sa kanya ni Eloisa. Naaawa kasi itong namamasahe siya araw-araw. Ito rin ang gumastos upang matuto siya mag-drive. Hindi naman kasi biro ang halaga mag-enroll sa driving school. Kaya naman, lahat ng inuutos nito ay sinusunod niya. Kapag wala itong time, siya ang nakikipag-meet sa ibang client nito. Busy lang naman talaga ang kanyang boss. Nakipaghabulan na siya sa mga umaarangkadang sasakyan sa kalsada. Hindi naman sa kaskasero siyang mag-drive pero kailangan niya kasing gawin sa oras na yon. Hindi rin naman siya overspeed. Pagdating sa nasabing lugar, nag-message na siya sa boss niya. Ate Eloisa, nandito na ako. Sabi niya sa text, kalaunan ay nag-reply ito. Nasa loob siya, Hillary. Pumasok ka na. He's wearing all white. Matangkad. Gwapo, of course. Text pa nito na may kasamang smiley. Napangiti siya sa text ng boss. Ang ganda kasi ni Eloisa. Talagang tiyak. Gwapo ang magiging boyfriend nito. Pero ba't ngayon lang nito nabanggit sa kanya na may boyfriend na ang babae? Ganun man, ay kinikilig pa siya para sa kanyang boss at sa nobyo nito nang pumasok na siya ng restaurant na tapos mag-reply dito ng okay. Good morning, ma'am. Nakangiti sa kanya ang gwardiya nang pumasok siya sa loob dahil kilala siya nito. Madalas kasi silang kumakain ng kanyang boss doon, lalo na kapag dinner. Katunayan, ay kilala na siya ni Kuya Guard. Kuya Guard, saan nakaupo yung gwapong lalaking matangkad na naka-all white? Tanong niya sa gwardiya. Boyfriend niyo ba, ma'am? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Naku, kuya ha, medyo may pagkamarites ho kayo. React niya, tumawa ito sa kanya. Hindi naman, ma'am, pero ayun siya. Sabay turo ng lalaki na katalikod sa may pinakadulo ng restaurant at mukhang busy din ito sa hawak na cellphone. Okay kuya, salamat. Sabay talikod at nagmamadaling nilapitan ang lalaking nakaupo sa dulo. Pumuwesto siya sa harapan nito upang makita agad siya ng lalaki kapag nag-angat ito ng paningin. Hi sir, good morning. Ako nga pala si Hillary, pinapunta po ako ni ate. Tila tinulos siya sa kanyang kinatatayuan na hindi na naituloy ang sasabihin matapos itong mag-angat ng paningin. Dahil kilala niya ang lalaking yon. Ang lalaking laman ng kanyang mga panaginip. Ang lalaking minahal niya magpahanggang sa mga oras na yon. Stanley! Pulong ng isip niya. Matagal na tinitigan ni Stanley ang babae sa kanyang harapan. Walang nagbago. Ito pa rin ang dating Hillary noon. Simple pero maganda. Katunayan, ay suot nito ngayon ang niregalo niyang t-shirt noong 18th birthday nito. Nang ikwento sa kanya ni Eloisa ang tungkol sa kaibigan nitong si Hillary, daman niyang ito ang Hillary na tinutukoy nito wala ng iba at nasigurado niya yon ngayong nasa harap niya na ang babae. Have a seat and join me for breakfast. Diba? Kaya ka nga nandito para saluhan ako. Ang sabi niya sa babaeng tahimik na nakatingin na tila hindi makapaniwalang naroon siya sa harapan nito. Umakto na rin siyang parang walang nakaraan. Mas makakabuti yon sa kanilang dalawa. Alam niyang nagulat pa ito pagkakita sa kanya. Kaya mas okay na kung ipaparamdam niyang hindi ito kilala. Napalunok si Hillary sa inasal ni Stanley. Pero ano pa bang inaasahan niya ngayon? Siguradong wala na itong pakialam sa kanya. Salamat sir, busog pa ho ako. Hihintayin ko na lang ho kayo sa sasakyan. Sabi niyang pumihit patalikod pero hinawakan siya nito sa kamay upang pigilin at igiya sa isang silya. Kaya ganun na lang ang paninigas niya. Sabayan mo ko. Utos yon na agad din naman siyang binitawan. Mapait siyang napatingin sa lalaki. Paano ito nagagawang umakto na parang wala silang nakaraan? Ganun man, napilitan siyang umupo at sinunod ang utos nito. Iniwasan na lang niyang huwag mapatingin dito dahil tila bumabara sa lalamunan niya ang mga isinusubo niyang pagkain at ulam. Gusto niyang manumbat pero hindi niya magawa. Para ano pa? May girlfriend nito ngayon. Kaya mag-a-acting na lang din siya na wala silang nakaraan.
Pagkatapos nilang kumain, ay nag-text si Eloisa na ihatid niya sa hotel si Stanley kung saan siya nagtatrabaho dahil naroon ang babae. Iyon ang ginawa niya. Tahimik sila sa loob ng sasakyan ng lalaki at nagsuot ito ng headset at ipinikit ang mga mata. Siya naman ay nag-focus sa pagmamaneho kahit na parang nangangatog ang kanyang mga kamay. Hi babe! Masayang salubong sa kanila ni Eloisa sa hotel at napapikit na lang siya na magtagpo ang mga labi ng dalawa sa harapan niya. Thanks Hillary! Maaasahan ka talaga! Masayang sabi ni Eloisa, abot-tenga ang ngiti, habang si Stanley ay nakatingin naman sa nobya nito. Plastic siyang umiti habang nasasaktan dahil parang pinipiga ang puso niya habang nakikitang nakahawak si Stanley sa kamay ni Eloisa. Ang lalaking inakala niyang makakasama niya habang buhay. Scam lang pala. Nagpaalam ang dalawa na nagtungo sa isang silid pagkatapos noon. Siya na may tumalikod na at nagtungo sa banyo upang ilabas ang tubig na nagtatago sa likod ng kanyang mga mata. Hindi niya napigilang mapahagulhol. 6 na taon. Pagkatapos, makikita niya itong masaya sa piling ng iba. Napaka-unfair ng mundo. Maghapong daman niya ang walang sigla sa trabaho. Katunayan, para siyang lalagnatin sa tuwing maiisip na magkasama sa iisang silid ang kaibigan at ang kanyang ex. Uy girl! Kanina ka pa tulala dyan. Uwian na kaya, anyari? Puna sa kanya ni Bridget, kasama niya ito sa work. Saka lang niya napansin ang oras. Gabi na pero hindi pa lumalabas sila Stanley at Eloisa. Nag-ready na siya pa uwi. Hillary, pakihatid si Stanley sa bahay. May meeting pa kasi ako mamayang 7 p.m. Okay lang ba? Sakto namang pagbungad ni Eloisa. Sige po ate. Inabot nito sa kanya ang keycard nito. Saka siya umalis. Di nga niya alam kung anong oras balak umuwi ng lalaki. Gustuhin man niyang iwasan ang mga ito, ay wala siyang magagawa. Hindi niya mapahindian ng amo. Pagkalipas pa ng 2 oras bago lumabas si Stanley, dala ang mga bagahe na halatang kagigising lang dahil parang malamlam pa ang mga mata ng lalaki. Halika na sir, ihahatid na kita. Ang sabi niya rito na nagpatiuna. Gusto niyang kumilos na parang hindi ito kilala, katulad ng pinapakita nito sa kanya. Huwag mo na akong tawagin sir, Stanley na lang, pwede? Di mo naman kasi ako boss. Formal nitong sabi, di na siya kumibo saka pinagbuksan ito ng pinto. Kung hindi ka pa nagdi-dinner, sabayan mo na ako. Narinig niyang sabi ng lalaki. Saka ako na magda-drive, nakakahiya naman sayo. Pinagmamaneho mo pa ako. Muli ay saad ng lalaki at sa driver seat pumuesto. Stanley, hindi pwede. Inutusan ako ni Ate Eloisa na ipag-drive ka kaya bumaba ka dyan. Ako na magmamaneho. Kausap niya rito. Sinulyapan siya nito. Bakit? Kapag ba ako ang nag-drive, mawawalan ka ng trabaho? Sumakay ka na. Nagugutom na ako. Utos nito sa kanya sa seryosong boses. Hindi siya kumibo na sumunod na lang sa lalaki. Mag-seatbelt ka. Utos pa nito bago buhayin ang makina ng sasakyan. 2 pagkakataong sabay silang kumain habang pinipigilan ang sariling kausapin nito at ungkatin ang kanilang nakaraan. Mabuti na lamang at malakas siya. Gusto na lang niyang isipin na wala na sila ni Stanley. Hindi na dapat siya mag-assume pa. Pero lumukob ang matinding kalungkutan niya nang mapag-isa siya sa kanyang silid. Siguro, sa susunod ay kailangan na niyang tanggihan si Eloisa kapag nakiusap ito tungkol kay Stanley. Ayaw niya na makita pa ang lalaki hanggat maaari. Pero kaya niya ba talaga? Hillary, this is for you! Excited si Eloisa habang ibinibigay sa kanyang isang malaking box kinabukasan pagpasok niya sa work. Open it! Pagkasabi nito ay ngumiti ito sa kanya ng matamis. Mamahaling damit ang naraw ng mapagbuksan niya. Napaka-elegante. Para saan to? Nagtataka niyang tanong. Para sa engagement namin ni Stanley. Gusto ko pumunta ka. Ikaw ang pinaka-special na bisita ko. Alam mo naman, you're my best friend. Masayang pagbabalita ni Eloisa. Engaged na kayo ni Stanley? Parang tinarak ang puso niya. Dama niyang nangatog ang kanyang mga kalamnan.
bakit siya nasasaktan. Yes! Ang saya-saya nito habang ipinapakita ang suot na engagement ring habang unti-unti naman bumabagsak ang luha niya. Oh! Bakit ka umiiyak? Natatawa nitong tanong dahil hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha. Masaya lang ako, Ate Eloisa. Masaya. Hindi niya maiwasang pumiyok ang kanyang boses nang magsalita. Niyakap siya nito. Thanks, Hillary. Sabi nito sa kanya, siya naman ay kinalma ang paninikip ng dibdib. Totoong masaya siya para kay Eloisa pero nasasaktan siya dahil si Stanley ang pakakasalan nito. Pero kung si Eloisa na ang mahal ni Stanley, wala naman siyang magagawa pa doon. Kinahapunan pag-uwi niya sa apartment na tinutuluyan, ay tinanggal niya ang kaisa-isang larawan nila ni Stanley na nakatago sa kanyang lumang wallet. Pinaka-iingatan niya yon ng 6 na taon dahil sa yun lamang ang alaala nilang magkasintahan. Pero ngayon, kailangan niya ng bitawan ng lalaki. Magpaparaya siya para sa kaligayahan ng kanyang kaibigan, ng kanyang Ate Eloisa. Umiiyak siya habang unti-unting pinupunit yon. Ayaw niya na magkaroon pa ng kahit na anong alaala nila ng dating nobyo. Kailangan niya nang mag-move on. Bago dumating ang engagement party nila Stanley at Eloisa, nag-message na siya sa kaibigan na masama ang kanyang pakiramdam para may dahilan siyang hindi pumunta sa party dahil baka hindi niya kayanin. Baka bumigay ang katawan niya, pati na rin ang puso niya. Bakit ba gustong-gusto siyang saktan ni Stanley? Ano bang kasalanan niya? Wala naman siyang ibang gustong gawin kundi mahalin ito. Sana hindi na lang ito nagpakita sa kanya kung mas masasaktan lamang siya sa pagbabalik ng lalaki. Matapos niyang mag-message kay Eloisa, wala pang isang oras ay may nag-doorbell. Napakunot noon naman siya sa doorbell na yon. Wala naman kasi siyang inaasahang bisita. Pero dahil halos gibain na ng sino mang nasa labas ang doorbell, ay pinagbuksan niya yon upang magulat lang. Si Stanley, inaakala pa nga niyang namamalik mata siya. May sakit ka raw, sabi ni Eloisa. Sabi nitong may pang-uuyam. Nakiusap siya sa akin, i-check ka. Pagkasabi nito ay kinapa siya sa noo. Napaigtad naman si Hillary nang lumapat ang mainit na tumpalad sa kanya. Agad siyang napaiwas. Nakainom na ako ng gamot, pwede ka nang umalis. Pagtataboy niya sa lalaki, wala naman talaga siyang sakit eh. Kundi, nagdurugulang ang puso niya. Tila wala itong narinig na pumasok sa loob ng apartment niya. Habang siya naman, ay napapasunod ng tingin sa lalaki. Naroon na naman ang pamilyar na sakit sa isipang ikakasal nito sa iba. Anong ginagawa mo, Stanley? Pwede ba umalis ka na? Inis niya ang pagtataboy sa lalaki. Sinundan niya ito sa kusina. Aalis ako pero ipagluluto muna kita. Kaya ka nagkakasakit dahil puro noodles ang kinakain mo. Walang resistensya ang katawan mo. Walang anumang sabi nito at naghalungkat sa loob ng ref. Di niya alam kung saan galing ang lakas ng loob nitong magsalita ng ganon, samantalang wala naman itong pakialam sa kanya. Iniwan siya ng lalaking walang paalam noon. At pagbalik, ikakasal na sa iba at ngayon umaaktong concern sa kanya. Kaya ko ng sarili ko, di na ako bata. Kailangan ka ni Ate Eloisa sa engagement party niyo bukas. Lakas loob niyang sabi rito. Sinulyapan siya nito, pero hindi niya mabasa ang kakaibang nasa mga mata ng lalaki. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga titig na yon. Kalaunan ay tumunog ang cellphone nito kaya naputol ang titigan nila. Yes, sweetie. Napapikit siya sa narinig mula dito at nagmamadali niyang iniwan ng lalaki. Hindi na gusto niya pang marinig ang usapan nila Stanley at Eloisa dahil masasaktan na naman siya. Naiinis siya sa sariling hindi kayang kontrolin ang damdamin. Nagkulong siya sa kwarto habang nagpapalakad-lakad na hindi alam ang gagawin. Hanggang lumipas ang mahigit 30 minutes nang marinig niya may nag-doorbell. Saktong paglabas niya ng silid, nagkapasok na si Eloisa. I wanna make sure na okay ka na. Ayaw ko mawala ka bukas sa engagement party. Come here, dagdala ako ng food, pagsaluhan natin. Si Eloisa yon na nakangiti habang si Stanley naman nakaakbay sa nobya. Salamat ate, ang totoo kasi busog pa ako.
Nakainom na ako ng gamot at kailangan ko lang magpahinga. Okay lang ba iwanan niyo na lang ako? Nakikiusap niyang tanong, pero nilapitan siya ni Eloisa at inakbayan. Iginiya siya sa kusina at iniupo sa silya. Ito pa mismo ang kumuha ng plato at pinaglagyan siya ng pagkain. Si Stanley naman, magilaw na kinakausap ang nobya. Habang kumakain sila, ay tila tina-torture siya sa nakikitang kaswitan ng dalawa. Nagsusubuan kasi ang mga ito at nagtatawanan habang siya naman ay nakatungo. At pakiramdam niya, bumabara na sa lalamunan niya ang mga sinusubo. Gusto na lang niyang maglaho sa harapan ng dalawa para lang hindi na masaktan pa. Ah, open your mouth, sweetie. I know, this is your favorite. Malambing na sabi ni Eloisa kay Stanley. Thanks, sweetie. At dinampian pa ng halik sa labi ni Eloisa bago umanga ang lalaki. Hindi niya gusto makita yon pero malinaw ang mga mata niya. Sobrang nasasaktan siyang makita sa mga mata ni Stanley kung gaano ito kamahal si Eloisa. Mapait siyang napangiti dahil sa totoo lang, si Losa siyang girlfriend noon kay Stanley. Gusto niya itong saksakin sa likod kapag nakikipagmabutihan sa iba at nararamdaman niya pa rin yon magpahanggang ngayon. Pero sinasaway niya ang kanyang sarili dahil wala na sila ni Stanley matagal na. Nang makaalis ang dalawa, ay ipinagpasalamat niya. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kanyang kama. Sumubsob siya sa kanyang mga palad at nagpakawala ng luha. Balang araw, matatanggap niya rin ang lahat. Masakit lang talaga sa una pero alam niyang makakalimutan niya rin ang lalaki. Marami pa naman diyang iba. Suot ang magandang gown na napilitang pumunta si Hillary sa engagement party nila Stanley at Eloisa. Pero kung nasaktan siya sa dinner nila kagabi, mas nasaktan siya sa ngayon habang nagpapalitan ng matatamis na salita ang dalawa habang magkatitigan at makikita sa mga mata ang pagmamahal. Ni hindi niya malasahan ang alak na nilalago. Wala siya sa sarili habang ninanamnam ang mga kataga ni Stanley na inakala niya para lang yun sa kanya. Gusto niya maglupasay sa sakit pero dinaan niya na lang sa pag-inom ng alak. Baka sakaling kahit sa pamamagitan na lang ng alak ay maging manhid siya kahit sa gabi lamang na yon dahil hindi niya kaya. Matapos magpalitan ng matatamis na salita ang dalawa ay napuno ng palakpakan ang buong lugar at naghihiyawan ng kiss ang mga bisita. Muli siyang lumagok ng wine sa kupita. Bakit ni hindi malang tumatalab sa kanyang alak na yon? Walang kwenta. Ilang sandali pa, nagsasayaw na ang magkasintahan sa gitna. Kaya tumayo na siya upang magtungo sa banyo. Kaya lang, saka lang yata tumalab sa kanyang nainom na alak dahil gumewang siya na magsirko ang kanyang paningin. Mabuti na lang at may sumalo sa kanya. Salamat. Bumitiw siya rito na nagpatuloy sa paglalakad nang walang nakapansin sa kanya. Nagtuloy siya sa banyo at tinitigan ang sarili. Maganda naman siya. Pero bakit siya pinagpalit ni Stanley? Siguro, manluloko lang talagang lalaki. Imagine, umalis ng walang abiso man lang, pagkatapos babalik na parang walang nangyari. Napasigok siya. Stanley, wala kang kwentang lalaki. Ito na ang huli pagkakataong lalahanin pa kita. Kausap niya sa sarili, pero kalaunan ay napasubsob siya sa lababo at umiiyak. Nakaramdam pa siya ng matinding hilo pagkatapos kaya naupo siya sa gilid ng banyo. At least, kahit papano, namamanhid ang katawan niya pati ang puso niya. Bukas pagising niya, okay ng lahat. Magiging masaya na siya. Sumandal siya ng maayos saka ipinikit ang mga mata. Hanggang sa pakiramdam niya, lumilipad na siya sa alapaap. Napabuntong hininga si Stanley matapos ilapag sa unahang bahagi ng kotse ang natutulog na si Hillary. Lasing na lasing ito at di hindi na malayang nakatulog sa loob ng banyo. Kahit anong pilit niyang ignorahin ang babae, nag-aalala pa rin siya sa dating nobya. Hindi niya mapigilang sundan ito kanina sa banyo nang makitang pasuray-suray na tumayo. Narinig niya rin itong umiiyak sa loob. Alam niyang siya ang dahilan. Nakikita niya sa mga mata ng dalaga kung paano ito nasasaktan kanina. Pero kailangan niya yung gawin para
Tuluyan na siyang kalimutan ni Hillary at kamuhian. Kalimutan mo na ako, Hillary. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Pulong niya na nag-init ang mga mata habang hindi mapigilang haplusin ang mukha nito. Alam niyang kahit magpaliwanag siya sa dalaga, hindi siya nito maiintindihan. Kaya mas nakakabuti pang hindi nito alam ang rason kung bakit niya ito kailangang iwan noon. Dahil wala siyang choice. Alam niyang balang araw, makakatagpo din ito ng lalaking magmamahal rito higit sa pagmamahal niya. Matapos kabitan ng seatbelt ang babae at isandal ng maayos, ay umikot siya sa kabilang bahagi ng sasakyan. Tahimik siyang nag-drive habang pasulyap-sulyap sa dalagang nasa kanyang tabi. Pagdating sa apartment nito, ay mahimbing pa rin natutulog ang dalaga. Binuhat niya ito papasok sa loob at habang ginagawa niya yon, ay hindi niya mapigilang titigan ang babaeng dati niyang minamahal at may nag-uudyok sa kanyang halikan ang nakakaakit nitong labi katulad nung pagmamay-ari niya pa ito. Pero mali, hindi na pwede. Nang mailapag ito ng maayos sa ibabaw ng kama, binuksan niya ang lampshade at kinumutan ito ng maayos hanggang sa napatitig na naman siya rito. Sa muli, gusto na naman niyang angkinin ang labi ng dalaga para siyang sinasapian ng masamang espiritu sa mga sandaling yon matapos mag-init ang kanyang buong pakiramdam. Mahal niya pa bang babaeng inakala niyang nakalimutan niya na? Ginagap niya ang palad ng babae ng matagal. Gusto niya lang maramdaman ang init na nagmumula doon pero kalaunan, gusto niya na itong yakapin. Mabilis niyang binitawan ang palad nito sa katumayo. Minabuti niyang lumabas na lang ng silid bago pa niya di mapigilan ang sarili. Ipinagluto niya ito ng makakain. Pagkatapos, tinakpan lamang yun sa lamesa. Saka umalis at ayaw niya magisna nito na nasa loob pa siya ng bahay. Baka hindi niya mapigilan ang sariling damdamin. Is she okay, sweetie? Nag-aalala si Eloisa nang salubungin niya pagbalik niya sa party. Yeah, bakit mo pa ba siya inimbitahan dito? Sakit siya sa ulo. Ginawa niyang tubig ang alak sa gabing ito. Naiinis niyang saad. Totoong naiinis siyang uminom ito ng alak. Ganong hindi naman ito sanay. Mahinang tumawa si Eloisa sa sinabi niya. I don't know. I have noticed that she's been acting strangely these past few days. Lalo na kapag kaharap ka. You know, she wasn't an alcohol drinker ever since kaya siguro nalasing siya kagad. Hindi kaya may problema ang kaibigan ko? Nakatingin ito sa kanya habang nagtatanong. Nag-iwas kagad siya ng tingin sa babae. Wala naman itong alam sa nakaraan nila ni Hillary. Sa mga ikinikilos ng babae, baka makahalata si Eloisa. Ayaw niya ring malaman ng nobya na may nakaraan silang dalawa. Baka hindi rin ito maunawaan at iwanan siya. Hindi ko din alam. Let's forget about her. Halika na. Tapos na ang party. Mag-enjoy na lang tayo. Inakbayan niya na ito at pumasok sila sa loob. Pero ang kanyang isip, nasa dating nobya. Bakit ganun? Apektado siya masyado sa nangyari kay Hillary. Alam niyang wala na siyang pakiramdam sa babae pero labis siyang nag-aalala dito. Kinaumagahan, nagising si Hillary na masakit ang ulo na tila nabibiyak. Iginala niya ang kanyang paningin sa pamilyar na lugar dahil nasa sarili siyang kwarto. Napabalikwa siya ng bangon nang maalalang sa banyo siya nakatulog kagabi. Paano siya nakarating sa kanyang silid? Suot niya pa man din ang gown galing sa party. Pilit niyang inaalala kung nakapag-drive pa siya pa uwi. Subalit, kumikirot ang kanyang ulo. Hindi niya maalala. Bumangon siya at sinilip ang garahe. Naroon ang kanyang kotse. Muli na naman siyang nag-isip ngunit naputol yun nang tumunog ang kanyang cellphone. Bumalik siya sa kanyang silid upang sagutin ang naturang tawag. Si Eloisa. Huwag ka munang pumasok sa work mo ngayon. Lasing na lasing ka kagabi. I know, hindi mo pa kaya magtrabaho. Bungad sa kanya ng kaibigan. Nakadama siya ng hiya sa sinabi nito. Mukhang nagkalat pa siya sa engagement party ng kaibigan niya. Pasensya ka na sa nangyari kagabi ha. Masarap kasi yung wine. Lasang grapes. Nasa tono niya ang pagbibiro. Natawa naman ito sa kabilang linya. Kumusta ka na pala? Gusto mo ba puntahan kita ngayon dyan? Ikaw naman. Huwag na. Papasok pa rin ako sa trabaho.
Kailangan kong pumasok, sayang ng isang araw. Kailangan ko yun para sa pang-maintenance ni Itay. Tugon niya habang mahinang tumatawa. Are you sure? Tanong nito. Ako pa ba? Sige ah, maliligo lang ako. Bye! Okay. Saka pinatay na rin nito ang linya. Naligo na siya matapos bumuntong hininga. Nangako siya sa kanyang sarili na simula kagabi, hindi na siya masasaktan pa. Kaya yun ang gagawin niya. Matapos maligo ay agad na siyang nagbihis. Sanay siyang umalis nang hindi nag-aalmusal pero napatda siya nang may makitang nakahain sa mesa at tinakpan lamang yon. Ibig sabihin, nakauwi at nakapagluto pa siya kagabi sa kabila ng kalasingan. Ang galing naman niya. Pero dahil kumakalam ang kanyang sikmura, kinain niya yon. Sayang naman kung mapapanis lang. Lalo na at hapon pa siya uuwi. Saka siya lumabas ng bahay. Tanaw ni Stanley sa di kalayuan ang papalayong kotse ng dating nobya. Nakahinga siya ng maluwag dahil okay naman ito. Hindi niya ginustong puntahan ng babae pero natagpuan niya lang ang sariling inaabangan ito sa labas ng bahay. Gusto niya masiguradong okay si Hillary. Alam niyang wala siyang pakialam sa babae. Yun nga lang, hindi niya maiwasang mag-guilty. Kung tutuusin, pwede na itong maghanap ng iba o tumanggap na maliligaw pero natuklasan niyang magpahanggang ngayon, walang boyfriend ang dating nobya. Alam niyang mahal pa rin siya nito. Sinundan niya ang kotse ng dalaga hanggang sa makapasok ito ng trabaho. Tinanaw niya ito nang naglalakad papasok ng hotel kaya nakita niyang may magandang lalaking sumalubong kay Hillary. Saglit nag-usap ang dalawa at hindi niya nagustuhang nakikipagtawanan ito sa ibang lalaki. Pagkatapos noon ay pumasok ng mga ito sa loob. Sino bang lalaki yon? Ilang sandali pa siyang nakatitig sa entrance ng hotel kahit wala na doon ang kanyang tinatanaw hanggang sa maisipan niyang umuwi. Kinahapunan ay inanyayahan si Hillary ni Vinmar na kumain sa labas kasama ang iba pang staff ng hotel dahil sahod nito. Katunayan, hindi yun ang unang pagkakataong nagpakain sa labas si Vinmar kundi tuwing katapusan ng buwan pero ngayon lamang siya sumama. Bukod kasi sa nalulungkot siyang mag-isa, ay kailangan niya ng kasama. Gusto niyang tuluyan na makalimutan si Stanley. Walang ginawa mang kasamahan nila kundi kantsawan sila ni Vinmar. Nagpapakita kasi ito ng motibo noon pa man pero si Stanley pa rin ang mahal niya. Siguro ngayon, kailangan niya ng turuan ng sariling ibaling sa iba ang kanyang atensyon. Matapos siyang kumain, ay nagpresenta si Vinmar na ihatid siya kahit na may sasakyan pa siya. Di rin tumanggi ang dalaga. Uy, sa wakas! Mukhang may pag-asa ng manok namin kay Hillary, oh! Tudyo ng mga kasamahan nila sa trabaho. Nagkuro pa ang mga ito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaking nahihiyang tumingin sa kanya. Para itong nagbibinatang namumula pa ang pisngi, maliban doon, pinagpapawisan. Hindi rin kasi ito sanay manligaw. Siya pa lang yata ang natipuhan nito. Tigilan niyo nga si Vinmar. Ayan o, namumula. Saway niya sa mga ito. Nagtawa na ng mga kasamahan niya at lalo pang tinudyo ang lalaki. Malakas lang talaga mang-asar ang mga kasamahan niya sa trabaho. Kaya minabuti na lang niyang umalis na para maputol ang panunudyo ng mga ito sa kanilang dalawa. Lahat ng mga yon ay kitang-kita ni Stanley dahil nahuli na naman niya ang sariling nakasunod sa babae. Mukhang tumatanggap na ng maliligaw mula sa ibang lalaki si Hillary dahil pumayag itong magpahatid sa tinutuluyan. Yun naman talagang gusto niyang mangyari. Ang kalimutan siya nito pero bakit may tumututol sa kaibuturan ng kanyang puso? Sinundan niya ang dalawa hanggang sa apartment ng dalaga. Hindi siya papayag na hawakan ng sino mang lalaki si Hillary. Babasagin niya ang mukha ng lalaking mangangahas na pumasok sa buhay nito. Matapos ihatid ng lalaki si Hillary sa apartment nito, ay may kung ano pang pinag-uusapan na hindi matapos-tapos ang dalawa ganung magkikita naman bukas sa trabaho. Bagay na kinaiinis niya. Matalim siyang nakatingin sa lalaki nakatitig kay Hillary at gusto niyang dukutin ang mga mata nito. Inip na inip siyang naghintay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Nang sa wakas ay naghiwalay ang mga ito, saka siya nakahinga ng maluwag at sinundan niya ang lalaki sa tinitirhan nito upang balaan ito na huwag nang lalapitan si Hillary. Kung hindi, mananagot ito sa kanya. Pare,
Pwede ba mag-usap tayo? Tanong ni Stanley sa lalaki saktong kabababa lang ng taxi. Tinitigan siya nito na tila sinisino. Kilala kita. Di ba, ikaw yung boyfriend ni Ma'am Eloisa? Anong ginagawa niyo dito? Magalang naman tanong din ito sa kanya. Nakarating na nga pala siya sa hotel na pinapasukan nito. Kaya natatandaan siya nito. Minabuti niyang ayain sa bar ang lalaki upang doon sila mag-usap. Nagpaunlak naman ito sa kanya. Pagdating ay nag-order siya ng tig-isang bote ng beer para sa kanilang dalawa. May gusto ka ba kay Hillary? Nakakaisang bote na siya nang magtanong. Tuwid itong tumingin sa kanya. Alam kong close si Ma'am Eloisa at Hillary pero labas ka na siguro doon. Si Ma'am Eloisa na lang ang pakialaman nyo, huwag na tungkol sa amin ni Hillary. Seryosong saad din ang lalaki. Napatingin siya sa kaharap dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Mangani-ngani itong bigwasan kung hindi siya nakapagtimpi. Parang kapatid ng turingan naming dalawa kaya ganun na lang din ang concern ko kay Hillary. Kaya layuan mo siya. Utos yon at may diin. Napakurap ito na tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Wala akong masamang intensyon kay Hillary kung yun ang iniisip mo. Mahal ko siya, matagal na. Lalaki ka rin naman, sana maunawaan mong nararamdaman ko. Napatiimbagang si Stanley habang sinusundan ng tingin ng lalaking basta na lamang tumalikod at iniwanan siya. Mukhang hindi na ito pinakinggan ang kanyang sinabi. Hinahamon ba siya nito? Tumayo siya at tinumbok ang daan patungo sa tinitirhan ng dalaga. Nagulat naman si Hillary nang mapagbuksan si Stanley sa gabing yon. Napatingin pa siya sa likuran ng lalaki kung naroon din si Eloisa. Pero nakapagtataka. Wala ang babae. Anong ginagawa ng lalaki sa bahay niya? Nagdala ko ng pagkain. Busy kasi si Eloisa. Nakangiti ang lalaki habang itinataas nito ang hawak na dalawang box ng pizza. Anong ginagawa mo dito? Mas malamig pa sa yelo niyang tanong. Wala naman kasi itong dahilan para puntahan siya. Di ayaw niya nga itong makita. Hindi alam ni Stanley kung gaano niya sinisikap na kalimutan ito kaya hanggat maaari, ayaw niya na sanang makaharap ang lalaki. Di ba kasi ako kumakain? Sabayan mo muna ako. Please. Nakikiusap ang boses ni Stanley. Tila maamong tupa itong nakatingin sa kanya. Ang mga matang yun. Napalunok siya at pilit nilalabanan ang damdamin para sa lalaki. Matutulog na kasi ako, Stanley. Masakit ang ulo ko at saka itinulak nito ang pintuan at walang anumang pumasok sa loob ng kanyang bahay bago pa man siya matapos ng sasabihin. Kakain lang tayo, Hillary. Pagkatapos, aalis din naman ako. Sabi pa nito na makapasok. Sinundan niya ito ng masamang tingin. Naiinis talaga siya dahil napakamanhid nito. Kumain na ako. Kung gusto mo, kumain ka mag-isa mo. Siguro naman ay daman nito ang inis niya sa mga katagang yon. Hindi niya na kaya pang magkunwari na parang hindi sila magkakilala ni Stanley. Dahil mas nasasaktan siya ngayon sa pagbabalik nito kaysa nung umalis nang walang paalam ang lalaki. Ipinatong muna nito sa lamesa ang dalang pagkain bago siya pahaltak na iniupo sa silya. Kung di ka kakain, panoorin mo na lang ako. Or magkwento ka sa akin. May gusto ka ba sa lalaking yon? Napakunot pa siya ng noo. Sino naman ang tinutukoy nito? Kung si Vinmar yon, ano naman ang nalalaman nito tungkol sa lalaki? Hindi siya tumugo na masama itong tiningnan. Kumuha ito ng dalawang at nilagyan ng tag-isang slice ng pizza. Pakiwari niya, nananadya ang lalaking ito na ngayon nakatitig na sa mga mata niya. Kumain ka na, Stanley. At kung pwede, huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Please lang. Patay mali siya siyang nagbaba ng tingin. Daman niya ang pag-init ng magkabilang pisngi niya. Naroroon na naman ang pait nang maalala ang masaya nilang nakaraan. 2 taon silang magkasintahan ni Stanley. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Itinalaga niya ang sarili na ito na ang lalaking panghabang buhay niyang makakasama. Gusto niyang itanong sa lalaki kung anong nangyari sa mga pangarap nilang sabay na tutupa rin. Ang kaso, pinigilan niya ang kanyang sarili. Isa pa, ayaw na yung masaktan si Eloisa. Pagkaibigan sila. Mahal siya nito kaya magiging masaya na lang din siya para sa dalawa. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong puntahan ka. Narinig niya sabi nito nang magsimula ng kumain.
Hindi na kita gusto pang makita, Stanley. Simula nang iwan mo ako nang walang paalam. Kaya bumalik ka na lang sa pinagmulan mo. At kung pwede, si Eloisa na lang ang intindihin mo. Dahil siyang mahal mo. Hindi na siya nakapagpigil na sinigawan nito ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang binibitawan ang mabibigat ng mga katagang yon. Sa wakas, naungkat na rin niya ang nakaraan nila. Ayaw niya nang magpaka-plastic sa harapan nito. Ipaparamdam niya sa lalaking galit na galit siya rito. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha dahil mas dama niya ang pait nung iwan siya ng lalaki. Tumayo ito at hinawakan siya sa mga kamay. Tumitig sa kanya pero umigkas ang palad niya at tumama yon sa pisngi ng lalaki. Wala itong karapatang hawakan siya. Sinaktan siya nito. Umalis ka na, Stanley! At kahit kailan, ayaw na kitang makita pa! Nang gagalaitin niyang sigaw sa lalaki habang itinuturo ang pintuan. Matagal itong hindi kumibo nang nakatingin lang sa kanya. Pinagmamasdan ang luhaan niyang mga mata. Ang totoo, hinihintay niyang magpaliwanag ang lalaki kung bakit siya nito nagagawang saktan magpahanggang ngayon. Pero hindi niya narinig yon bagkos tinalikuran siya nito. Nanghihina siyang humakbang sa kwarto at dun humagulhol ng iyak na tila namatayan. Kinabukasan, maagang gumising si Hillary upang mag-impake. Aalis na siya sa kanyang pinapasukan. Malaki sanang kinikita niya kay Eloisa. Bukod pa doon, libre na siya sa apartment pero niloloko niyang kaibigan. Wala itong alam na may nakaraan sila ni Stanley. Baka hindi siya nito magpatawad kung malaman itong ex niya ang nobyo nito. Isa pa, sa pag-alis niyang yon sa buhay ng kaibigan ay isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin niya. Mahirap pero gusto niya magsimula ng panibagong buhay na wala si Stanley sa anino niya. Iniwan niya ang susi ng apartment at kotse, saka nag-taxi patungong hotel na pinapasukan. Pinaabot niya na lang sa guard ang kanyang resignation letter para sa boss. Sigurado siyang maraming katanungan sa kanya si Eloisa na hindi niya kayang sagutin kaya ayaw niya magpaalam dito ng personal. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi ng probinsya dahil walang mag-aalaga sa kanyang ama at doon na maninirahan para hindi magtaka pa si Eloisa. Ang mahalaga sa kanya, malaya na siya sa kanyang nakaraan. Subalit lingid sa dalaga, nakasunod sa kanya si Stanley. Saktong pagdating ni Stanley sa apartment na tinutuluyan ni Hillary sa umagang yon, nakita niyang pasakay nito ng taxi dala ang isang malaking bag. Sinundan niya ito sakay ng kotse hanggang sa hotel na pinapasukan. Napakunot-noo pa siya nang saglit lamang itong bumaba at muling sumakay ng taxi matapos may iabot sa guard. Saka lang niya naisip na nag-resign ito sa trabaho at balak na lumayo. Ang totoo, kagabi gusto niya nang ipagtapat kay Hillary kung bakit niya ito nagawang iwan pero wala siyang lakas ng loob. Gusto niya itong bitiwan katulad ng gusto nitong mangyari sa kanya at hayaan din itong maging masaya sa iba dahil ikakasal na sila ni Eloisa subalit hindi niya kaya. Nararamdaman niyang mahalaga sa kanyang babae. Dama niya sa puso niyang mahal niya pa rin ito at kahit napilitin niya maging kontento sa nobya ay hindi niya magawa. Hindi niya mahal si Eloisa kundi si Hillary pa rin ang nasa puso niya magpahanggang ngayon. Ate Hillary! Nagulat naman si Kim nang mapagbuksan siya ng pintuan sa umagang yon. Hindi niya kasi ito man lang naabisuhan na darating siya. Hindi naman kasi siya umuwi ng probinsya katulad ng dahilan niya kay Eloisa. Kundi gusto niya lang iwasan si Stanley. Bunso sa kanilang tatlong magkakapatid si Kim na nakatira sa San Mateo Rizal. Malayo sa kanyang tinitirahan kaya hindi na siya masusundan ni Stanley at Eloisa. Walang mag-aakalang hindi siya umuwi ng probinsya at hangad niya ang kaligayahan ng dalawa. Nagtatrabaho ang kapatid niya sa isang fast food chain sa halip na nag-aaral pa ito. Gusto sana niyang tulungan ng kapatid. Ang kaso, siya ang sumasagot sa maintenance ng gamot ng kanilang ama. Ang ate niya naman ay may sarili ng pamilya. Masungit ang biyana ng kanyang ate kaya ayaw nito dun tumira. Wala namang sapat na pera ang mag-asawa para bumukod ng bahay dahil construction worker lang naman ang trabaho nito. Nag-uusap-usap naman silang magkakapatid through cellphone pero bihira mangyari dahil pareho silang busy sa trabaho. Mabuti nga, naabutan niya ito sa apartment dahil mukhang papasok ng kanyang kapatid. Matapos siyang yakapin ay pinatuloy siya nito sa loob. May nangyari ba ate?
Pagtataka nito na nakatingin sa bitbit niya ang malaking bag. Naupo siya sa single sofa bago problemadong tumingin sa gawin ng kapatid. Tila nag-aabang din ito nang sasabihin niya kung ano bang nangyari. Mahal mo pa ba si Kuya Stanley? Tanong nito matapos niyang ikwento ang nangyari kung paano niya nagawang iwan ang magandang trabaho at malaking sweldo para lang magparaya sa dalawa. Mapait siyang umiti sa tanong na yun ni Kim. Sa tingin ko, hindi na mahalaga pa ang nararamdaman ko ngayon. Kailangan ko na maghanap ng mapapasukan, Kim. Malapit na magkatapusan. Kailangan ko na magpadala ng pang-maintenance ni Itay. Tanging tugon niya. Iniiwasan na lang niya mapag-usapan ng tungkol sa dalawa. Naawa itong sinundan siya ng tingin matapos dalhin sa silid nito ang kanyang mga gamit. Daman ito ang nararamdaman niyang bigat ng kalooban dahil alam ng kapatid ang tungkol sa kanila ni Stanley. Matapos isalansa ng mga gamit sa isang cabinet, ay bumili siya ng biodata. Mag-a-apply muna siya sa pinapasukang fast food chain ni Kim dahil hiring daw para sa second shift. Nauna nang umalis ang kapatid dahil alas 9 ng umaga ang pasok nito hanggang alas 9 ng gabi. Dumiretso na siya sa office para direct na mag-apply. Natanggap naman agad siya sa trabaho. Katunayan ay start na siya mamayang gabi pagkatapos siya ma-orient. Umuwi agad ang dalaga upang matulog dahil panggabi siya. Nagluto at kumain pagkarating ng bahay. Aalis ako pero ipagluluto muna kita. Kaya ka nagkakasakit dahil puro noodles ang kinakain mo. Wala kang resistensya sa katawan. Napaismid siya nang maalala ang sinabi sa kanya ni Stanley nung isang gabing pinuntahan siya nito sa kanyang apartment. Cup noodles na naman kasi ang kinakain niya sa mga oras na yon. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi niya habang unti-unti na namang naaalala ang masaya nilang nakaraan ni Stanley. Nakayakap ito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hillary, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang mamahalin ko habang buhay. Mga katagang pinanghawakan niya mula kay Stanley. Napasinghot siya nang sumuot sa ilong niya ang anghang ng kinakain niyang cup noodles. Bakit ba nag-i-emote na naman siya? Nakakainis? Mabilis niyang tinapos ang kinakain saka nagpa siyang matulog. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya dalawin ng antok. Dahil mukha ni Stanley ang pumapasok sa isip niya tuwing ipipikit ang kanyang mga mata. Buwisit na lalaki. Yamot siyang tumayo at naghalungkat ng gagawin sa loob ng bahay. Gusto niyang pagurin ang katawan para makatulog siya. Naglinis ng bahay at naglaba. Nang mapagod na siya, ay saka siya nagpa siyang matulog ulit. At effective naman dahil nakaidlip siya. Pasado alas 7 ng gabi, nang magising siya at nagready na para pumasok, niligo at nagbihis. Hindi niya alam kung diretso na ba sa bahay si Kim paglabas ng trabaho. Pero ipinaghanda niya ang kapatid na makakain bago pumasok sa kanyang trabaho. Habang naghihintay ng jeep na masasakyan, ay may pamilyar na kotseng huminto sa kanyang harapan. Kinabahan siya nang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan at masiguradong si Stanley nga yun. Kasabay ng pagkunot noo ang pagsulak ng kanyang dugo. Sakay na! Iahatid na kita! Mabait nitong wika at nakangiti pa sa kanyang tukmol. Tulala siyang nakatitig sa kagwapuhan ng lalaki habang unti-unting tumatayo ang sungay niya. Hindi ba nakakaintindi ang lalaking ito na kaya siya lumayo dahil ayaw niya itong makita? Sinira na nga niya ang SIM card na nag-uugnay sa kanila ni Eloisa. Pagkatapos, ayaw pa rin siyang tantanan ng lalaki. Nang di siya kumibo ay bumaba ito ng sasakyan. Ang sabi ko sa kanya, ihahatid na kita. Pagkasabi nito ay walang babalang binuhat siya. Saka lang nag-react ang nagulat na dalaga saka pinagahampas ang mabangong lalaki. Itawan mo nga ako, Stanley! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Singhal siya sa galit nang mailapag nito sa unahang bahagi ng sasakyan dahil hindi naman tumalab sa lalaki ang galit niya. Hindi man lang kasi ito natinag nang bayuhin niya ang dibdib habang buhat siya. Totoong galit na siya dahil ayaw siya nitong tantanan. Gusto niya ng matahimik na buhay malayo sa dalawa. Ba't ba nagagalit ka, ha? Ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo. Sinundan kita mula sa apartment mo hanggang dito. Sa katunayan nga niyan, di pa ako nananghalian. Panunumbat nito sa kanya na para bang kasalanan niya pa ang nangyari? Inutusan ba niya itong sundan siya at magpakagutom?
Masama niya itong pinukol ng tingin. Wala akong pakialam sa'yo, Stanley. At wala rin akong pakialam sa mga sasabihin mo. Galit niyang bulyaw sa lalaki. Agad siyang pinigilan sa kamay ng akmang bababa siya ng sasakyan. Halos itali na siya nito sa upuan nang mahigpit siya nitong kinabitan ng seatbelt bago ilock ang pinto ng kotse. Nanghihina siyang napatingin sa lalaki habang nauubusan ng lakas dahil kahit anong gawin niya, mahal niya pa rin ito. Na napakasakit para sa kanya magparaya at lumimot. Sadyang mahirap kalabanin ang puso. At sa ginagawa ni Stanley, lalo siyang nahihirapan. Pero patuloy niyang nilalabanan ang damdamin. Maling mahalin niya pa rin ito. San mo ba ako dadalhin? Nag-aalala niyang tanong nang mapansing umandar ang sasakyan at inilihis ng daan patungo sa trabaho niya. San pa? Sa lugar kung saan tayong dalawa lang. Nakakalokong ngiti nito. Nababaliw ng kasama niya. Hindi ako sasama sa'yo. Ihinto mo ang sasakyan kundi tatalon ako. Sinadya pa nitong itinodo ang takbo ng sasakyan kaya napahiyaw siya sa takot habang napapakapit sa gilid ng upuan. Nakikipagkerera na kasi ito sa kalsada. Pwede bang bagalan mong takbo ng sasakyan? Mamamatay ako sa takot! Hysterical niyang saway dito na hindi alam kung saan kakapit. Akala ko ba tatalon ka? Ba't ngayon takot kang mamatay? Tinawanan pa siya nito. Okay, sige na. Hindi na ako tatalon. Sasama na ako sa'yo. Bagalan mo lang, please. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya makiusap sa tukmol niyang kasama. Pakiramdam niya, pinaglalaroan siya nito. Mabuti na lamang at madali itong kausap. Agad binagalan ng takbo ng sasakyan. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pilyong ngiti ni Stanley matapos siyang kindatan. Anong iniisip ng lalaki? San siya nito dadalhin? Tanong ng kanyang isipan. Dahil dito, kinakabahan siya. Mahigit 2 oras silang nagbiyahe ni Stanley bago huminto ang sasakyan ng lalaki sa harap ng isang mataas na gate. Pusa naman yung bumukas at kalaunan ay pumasok sa loob ang sasakyan nito. Seryoso lang si Stanley habang nagmamaneho ng malingunan niya sa pagtataka kung bakit siya dinala sa bahay nito. Nang tuluyan na makapasok ang sasakyan ni Stanley, tumambad sa kanyang paningin ang 2 palapag na bahay. Hindi nga niya alam kung ilang beses silang umikot bago iginarahin ni Stanley ang sasakyan. Basta, nakatingin siyang namamangha sa malaking fountain sa gitna ng magarang bakuran. May uniformadong katulong agad ang sumalubong sa kanila matapos siyang alalayan ni Stanley bumaba ng sasakyan. Magandang gabi, sir, ma'am. Bati na magalang na katulong na sa tansya niya ay 40 years old na. Nakangiti ito sa kanilang dalawa. Tinanguan ito ni Stanley sa kainakbayan papasok sa loob ng magandang bahay. Pasimple naman niya yung tinanggal pero muli siya nitong inakbayan kaya lumayo siya ng bahagya rito. Tila namamalik mata siya sa magandang bahay nang tuluyan silang makapasok. This gonna be our home kasama ng magiging anak natin. Pukaw nito sa kanya. Gustong maliyo ni Hillary nang sabihin yun sa kanya ng lalaki. Hanggang sa nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Kung noon kaya siyang paniwalain ni Stanley sa mga pangako nito, ngayon ay hindi na. Ano bang gagawin ko dito, Stanley? Kailangan ko magtrabaho. Nayayamot niyang tanong sa lalaki nang igiya siya nito paakyat sa 2 palapag ng bahay. Nasa matarik na silang hagdan at ayaw siya nitong bitawan matapos siyang muling akbayan. Hindi ka magtatrabaho, Hillary. I can provide all your needs. Tugon pa nito. Igilan mo na to, Stanley. Ikakasal ka na kay Eloisa. Galit niyang sigaw sa lalaki. I don't love her, Hillary. Ikaw lang. Ikaw pa rin. Igit nito sa kanya. Sinaktan mo na ako noon. Pagkatapos ngayon si Eloisa naman. Ano bang klaseng lalaki ka ha, Stanley? Naputol ang sasabihin niya nang susian ng labi nito ang labi niya ng isang halik. Saktong pagpasok nila ng silid. Para itong sawang naglingkis sa kanya at isinandal siya sa nakapinid na pinto. Bago siya nakabawi sa pagkagulat, ay narinig niya ang paglagatik ng lock sa pintuan. Stanley, itawan mo nga ako! Natataranta at nanginginig ang kalamnan niya habang itinutulak ang lalaki palayo sa kanya. Gusto niya makawala rito hanggat nasa tamang pag-iisip pa siya dahil daman niya sa sarili ang pananabik sa yakap at halik nito. Pero walang narinig ang lalaki. Bagkos,
Gumapang ang kamay nito patungo sa pisngi niya, pailalim sa kanyang batok, at lalo pang inangkin ang kanyang mga labi. Nalasahan niya agad ang dating tamis ng halik na madalas nilang pagsaluhan noon ng nobyo. Ilang beses siyang napalunok habang itinutulak pa rin ito ng malakas. Pero ano nga bang lakas meron siya kumpara kay Stanley, gayong hindi man lang niya ito matinag. Abot-abot na ang paghinga niya nang saglit itong pakawalan ng labi niya upang sa muli ay angkinin yun ng mas malalim pa. Akin ka lang, Hillary. Parang inaantok nitong bulong sa kabila ng paghalik. Kusang naglandas ang mga luha niya sa pagtutol dahil hindi niya alam kung pagkatapos ng mga sandaling yon ay kakayanin niya pang mawala si Stanley sa kanya. Dahil nararamdaman niya ang pagsuko at paghihina habang unti-unting nadadarang sa nag-aalab nitong halik, hanggang sa tuluyan na siyang igupo sa kakaibang tamis ng ilang sandali pa, isa-isa nang bumagsak ang suot niya sa kanyang paanan. Kinaumagahan, napabalikwa siya ng bangon. Sinikap niya makawala sa bisig ni Stanley dahil pagkatapos ng naganap sa kanila kagabi, nakatulog sila ng magkayakap. Nagpaliwanag sa kanya ang nobyo kung bakit siya nito iniwan at nauunawaan niya ito. Ayon sa lalaki, aksidenteng nakapatay ang ama nito na magkapikunan sa isang inuman at kinailangan ng malaking halaga kaya naibenta nun ang lupang sinasakan ng pamilya. Napiyansahan naman ng ama ni Stanley ang kaso, pinaalis naman ito ng bagong may-ari ng lupain. Dahil dito, lumuwas ng Maynila ang mga ito at nakitira sa kamag-anak sa Maynila. Kaya pala nung nagtaka na lang siya sa biglang pag-alis nila Stanley. Nang magkaroon ng magandang opportunity na makaalis patungong London, ay hindi na yun pinalagpas pa ni Stanley. Tuluyan na siya nitong kinalimutan upang unahin ang pangangailangan ng pamilya. Nauunawaan niya ang bagay na yon dahil siguro kung siya ang nasa kalagayan ng lalaki, ganun din ang gagawin niya. Uunahin ang kapakanan ng pamilya. Ang hindi niya lang gusto ngayon ay ang pagsabayin sila nito ni Eloisa. Kalilimutan niya ang nangyari niyon sa pagitan nila ni Stanley dahil di naman siya pinilit. Kusa niya binigay ang kanyang sarili kagabi. Iisipin niya na lamang na yon ay isang matamis na alaala hanggang doon na lang sila. Saan ka pupunta sa tingin mo? Pigil ni Stanley sa kamay niya ng akmang babangon. Nagising pala ito at naramdaman siya. Uuwi na. Sigurado nag-aalala na sa akin ang kapatid ko. Malungkot niyang tugon. Baka kasi yun ang huli nilang pagkikita. Hillary, mahal kita. Iiwan ko si Eloisa para sa'yo. Ikaw lang mahal ko at hindi siya. Niyakap siya nito. Kaibigan ko si Eloisa Stanley. Hindi ko siya kayang masaktan. Kasalanan ko, naging marupok ako. Hayaan mo na akong umalis, please. Pagmamakaawa niya habang umiiyak dahil mas masakit ngayon ang magparaya. Hindi ko kayang mawala ka. Mauunawaan ako ni Eloisa. Please, dito ka lang. Mas lalo pa siya nitong niyakap. Inihiga muli sa tabi nito at pinulupitan. Nakadikit na naman siya sa hubad nitong katawan. Wala na namang nagawa si Hillary nang angkinin ni Stanley ang labi niya at sa huli ay tumugon sa mga halik nito. 2 araw bago nagkaroon ng lakas ng loob harapin ni Stanley si Eloisa upang makipaghiwalay ng lubusan. Nakipagkita siya rito sa isang coffee shop at ang 2 araw na yon ay kasama niya ang babaeng mahal. Nagsinungaling lamang siya kay Eloisa na busy siya sa trabaho pero ang totoo, nag-iipon siya ng lakas ng loob. Stanley, sweetie, good to see you. Nagtangka siyang yayakapin ni Eloisa, pero pinigilan niya sa magkabilang balikat ang babae at iniupo sa isang silya. We have to talk, Eloisa. Matapos pumwesto sa isang silya, ay tinanggal niya ang engagement ring nilang suot niya. Nanubig sa pagtataka ang mga mata ni Eloisa sa luha habang nakatitig sa kanya. I don't like this kind of jokes, Stanley. Pumiyok ang boses nito. Alam niyang nasaktan ito. Hindi ako nagbibiro, Eloisa. Kaya lumayo si Hillary sa'yo para iwasan niya tayong dalawa dahil nasasaktan siyang makita tayong masaya. At ipinaliwanag ni Stanley kay Eloisa kung paano sila nagkahiwalay noon ni Hillary at kung paano magpahanggang ngayon ang dating nobya pa rin ang mahal niya
na inakala niya wala na siyang nararamdaman dito. Matapos magkwento ay parang gripong umagos ang luha ni Eloisa sa mga mata. Tumayo siya upang yakapin nito at aluin. Pero pinigilan siya ng babae. I love you so much, Stanley, but I also love Hillary. Now I understand kung bakit siya tumayo. Para magparaya sa ating dalawa dahil mahal niya ako. And now, I need to do the same thing. Huwag mo na sanang sasaktan pa si Hillary, Stanley. Umiiyak nitong sabi bago tumayo at iniwan siya. Matagal na hindi nakakilos si Stanley sa kinauupuan habang tahimik na nakamasid lang sa pintuang nilabasan ni Eloisa. Magkahalong saya at pananabik ang nadarama niya. Saya para sa kalayaan nila ni Hillary at pananabik na iharap sa dambana ang babaeng totoong mahal. Kalaunan ay nakahinga siya ng malalim bago tunguhin ang nakaparadang kotse. Excited niyang tinungo ang apartment ng nobya upang ibalita ang magandang resulta sa pag-uusap nila ni Eloisa. Kinakabahan naman si Hillary nang dumating ang nobyo sa tinitirhang apartment ng kapatid. Agad siya nitong niyakap at hinalagan sa pisngi. Malaya na tayo, Hillary. Sabi nito agad sa kanya na puno ng kaligayahan. Naluluha siyang gumanti ng yakap sa lalaki dahil iisa lang ang ibig sabihin nun. Nauunawaan sila ni Eloisa. Tunay nga niya itong kaibigan. Pagkalipas ng 3 buwan, ikinasal sina Hillary at Stanley dahil sa nagdadalang tao ang babae. Hindi nga lang nakadalo ang kaibigan niyang si Eloisa dahil nasa ibang bansa ito upang asikasuhin ang ibang negosyo doon, pero binati naman sila nito. Matapos ang kanilang kasal, nagbakasyon muna silang mag-asawa sa probinsya upang dalawin ang kanyang ama. Si Stanley lang sumagot ng pangangailangan nito ngayon dahil hindi na siya hinahayaan pang magtrabaho. Kasama din nila ang bunsong kapatid upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Mas maganda kasi ang trabaho makukuha nito kapag nakapagtapos ng pag-aaral. Nakabili na rin ulit ng lupay ng lalaki, kaya nasa probinsya na ulit ang parents ng asawa. Bagaman ay alam ng magulang ni Stanley na kasintahan nito si Eloisa, ay wala siyang narinig mula sa mga ito. Alam din naman ng mga ito ang tungkol sa kanila noon, kaya nasa kanya ang simpatya ng magulang ni Stanley. Sa ngayon, masaya na silang magkasama at inaantay na lang ang pagdating ng kanilang anak.